Pero hindi lahat ng gulay pare-pareho. Merong mga vegetables na very healthy, tawagin natin good vegetables. Merong mga gulay na konting hinay-hinay, pwedeng not so healthy, lalo na kung may diabetes kayo. Titingnan natin na. Pero basically, pag marami ka kinakain gulay, mas maganda pa rin kaysa sa puro karne. Okay? Ano benefits muna ng pagkain ng gulay bago natin enumerate? As a whole, pag gulay, mas magaan ka, mas hindi ka tataba. Marami kasing fiber. Maganda sa diabetes ang ilang gulay, pero may ibang gulay na medyo nakakataas din ng blood sugar. Okay sa arthritis ang gulay, pampababa ng cholesterol, LDL cholesterol, pampababa ng sakit sa puso, at very important na babawasan ang cancer pag gulay. Yan ang mga benefits ng gulay sa puso, digestion, di ba? Kasi maraming fiber, weight loss, and bawas sa cancer. Maraming pag-aaral sa gulay, nakita nila, yung mahilig kumain ng gulay, nakakahaba ng buhay. Ano? Nababawasan ng all-cause mortality. May ibang studies negative, may ibang studies positive. Pag sinabi kong gulay, baka paminsan-minsan pwede naman magkarne. Katulad nito, Mediterranean diet. May paminsan-minsan na karne, paminsan-minsan gatas, keso, itlog, isda, paminsan-minsan. Pero mas marami yung gulay, pati healthy diet. O, tingnan na natin ha, best vegetables for everyone. Kasama na may sakit sa puso, may diabetes. Number one, medyo mahal lang to, pero sa lahat ng gulay, superfood ang broccoli. Maraming pag-aaral sa broccoli na anti-cancer siya. Meron siyang sulforaphane, may vitamin C, may vitamin B, maraming fiber, napakaganda, anti-cancer. Kaya lang, syempre, mahal siya. Kung namamahalan tayo sa broccoli, isang cheaper kind of broccoli, pwedeng cauliflower. Oh, hindi kasing lakas ng broccoli, pero pwede na rin. May vitamin C, may folate, may fiber, 12 grams of dietary fiber. Napakaganda rin to, pampabusog din to. Good vegetables yan. Asparagus, okay din. Medyo mahalata asparagus eh. Oh. Number 4, tayo, kangkong. Lahat ng green leafy vegetables. Sinama-sama natin, spinach, kangkong, alukbati, talbos. Yan po, high fiber, tapos maraming iron din. Okay? Pag madalas kumain ng gulay, nababawasan yung cancer ng 3% up to 10%. So, mas ito kakainin natin. Gugutom ako. Siyempre, repolyo, gusto natin yan. Bok choy, di ba? So, mataas din yan sa fiber. May vitamin K, may iron, vitamin C, and vitamin B. Kamatis. Kita nyo? Basta green ang color, maganda. Ito maganda, orange, red color. Kamatis, super, super food to. Okay? Super food siya kasi anti-cancer siya. May lycopene. Maganda sa puso yung lycopene. Maganda sa prostate. Maganda sa prostate, mataas sa vitamin C, pwede sa diabetes. Walang problema sa buto ng kamatis ni Podelgado. So basically, lahat ng gulay, okay. Except ito. Merong ilang gulay na healthy naman. Hindi ko sinasabi hindi healthy ah. Ito, broccoli. Healthy naman ito, kaya lang hindi pwede masyado marami. Yung tinatawag nating starchy vegetable. Anong starchy vegetable? Ayan. Patatas, green peas, mais, squash, ano ba to? Kamote, ube. Diba? Ito, iba to, carbohydrates na yan. Patatas, okay naman ang patatas. Kaya lang, pag ginawa mong french fries, syempre hindi na healthy, puro mantika. Baked potato, okay naman. Kaya lang, starchy siya eh. Nakakataas din siya ng blood sugar. Ibig sabihin, pwede nyo kainin, pero siya na ang kanin mo. Kung kumain ka ng baked potato na ganyang kadami, yun na yung kanin mo. Kasi kanin siya eh. Diba, starch siya eh. Nakakataas na siya ng blood sugar. So, nagpatatas ka na, nagkanin ka pa, di sobra taas na ang blood sugar mo. Corn. Pag kumain ka na ng mais,
kanin mo na yan. Considered as rice mo na yan. Healthy ito. Actually, mas healthy pa nga ang corn eh, kaysa sa rice. Mas maraming vitamins and minerals ang corn, ganda ng kulay, kaysa yung kanin natin. Minsan yung kanin natin, wala nang ganong sustansya. Yan, no? So, maganda to, high fiber pa. Pwede rin to, kapalit ng kanin. Pero pag siya lang kakainin mo, may kanin ka pa, tataas blood sugar mo. Nasa glycemic index yan eh. May mababa glycemic index ng gulay, pero ito mataas ang glycemic index sa mga ganito. Green peas din eh. Ano, starchy vegetable yan. Oh. 1 cup of green peas, 20 grams of carbohydrate. So, huwag din sobra dami. Squash, actually healthy to, kalabasa, di ba? So, maganda yan. Pwede yan. Pero pag sobrang nga dami, hindi rin, pwede rin tumaas ang blood sugar. Pero better siya than rice. Hindi ko sinasabi huwag kainin, ingatan nyo lang yung dami kasi starchy nga siya. Kamote, very healthy ang kamote. Pwede. Kamote, kamote cube, medyo matamis. Pero pag kumain ka marami nito, eh, parang kanin na yan. Babasan mo na yung kanin mo. Ube, okay din ang ube, di ba? Parang sa ginatan. Pero pag puro nga ganito, lalo na sa diabetes, eh, no? Nagpa-fluctuate ang blood sugar mo, hinay-hinay, isang piraso lang. Diba? Mataas kasi glycemic load nito, nakakataas ng sugar. Labanos, okay naman din, matay makakain na maraming labanos. Eh. Vegetable juice, medyo alanganin din tayo dito. Unang-una kasi, tinanggal mo yung fiber. Healthy naman siya. Kailan natanggal mo yung fiber? So, baka yung iba nilalagyan pa ng syrup. So, pwede siya i-juicing. Huwag mo na lagyan ng pampatamis. Kung ano yung lasa niya, yun na yun. Diba? Natanggal lang yung fiber. Pero pwede rin naman. Kasi importante din yung fiber. Hindi ko sinasabi hindi healthy to, pero mas iingatan lang natin. Dagdag ko na rin, konting tip sa diabetes. Siyempre, yan ang kinakatakot natin. Pag mataas blood sugar mo, maraming sintomas, nagugutom, nauuhaw, lumalabo mata. Ayan, meron mga pre-diabetes. Madalas mag-infection, okay? Nagsusugat ang paa, maraming infection, madalas mag-UTI kung may diabetes. So, pagkain, healthy food, test, exercise, tigil sigarilyo, at kumain ng mas maraming gulay. Sana po nakatulong itong video natin para may idea kayo anong kakainin. Tsaka syempre, sa luto ng gulay, mas maganda yung mga steam lang, konting mantika lang. Kasi pag pinirito mo ng pinirito, eh very, tapos lalagyan mo pa ng mga buttered vegetable, eh hindi na rin ganun ka-healthy. Tapos kung salad man, lalagyan mo naman ng Thousand Island sauce o ranch sauce na maraming mayonnaise, eh hindi na rin healthy. Okay? So ganun lang po ang turo natin. Yung mga Filipino foods na gulay natin, yan po ang pinaka-healthy. God bless.